If you walk away from me today, mawawalang kibo na lang itong puso ko. What's up mga kasikap sa lahat ng sisikap sa buong mundo? Magandang hapon sa inyong lahat kasi kahapon na dito, no? Ayan, so ngayong hapon ay meron tayong magandang ibabahagi sa inyo. Ito pa ay tungkol ko doon sa ating mga sisiyo din. So, ang ating topic ngayon ay tungkol kung bakit ba... bakit ba natin kailangang mag-only feeding sa ating mga sisiyo? Tsaka meron din tayong update doon sa ating mga mais. Pero bago ang lahat, ay magpasalamat muna tayo sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers dyan, no? Sa mga bago pa lang sa channel natin, sana ay masuportahan nyo din ako. Sa mga kakapanood lamang, kakabisita sa ating channel dito, ay sana ay mag-subscribe din po kayo upang dadami pa yung ating mga kasikap dyan. At saka maganda po talaga ang papapuntahan ng ating channel na ito kung sakasakali ay maabot natin yung requirement ni YouTube na. Ayan. So, yan. So, bago ang lahat ay mag-intro muna tayo at magpakain pagkatapos ng ating mga chicken. Yan, so magpakain muna kami na mga manok. Si Kape yung magbibigay. Doon. Ayan, hatag. Ayan, hatag. Ayan, hatag. Hello. Hello, ang ating ano ngayon, no? Ating naka-apply na tagapakain ng ating manok. Sige, pakain. Sige. Sige. Yan. Andiri, okay, marang magkita. Yan. Ah, ang nabi mo pakain, no? Oh. Yan, no? Oh, sige. Sige nga, kain. Busog na kayo. Thank you. Kilas na lang kay ako sa baboy. Sige na. Last. Sige. Right. Busog na kayo. Dago na kayo tiyan. Oh, dago na tiyan, oh. Oh. Yan, away na.
Yan, sa mga sikap, meron tayo ditong sirang ano, you know? Mga nabulok na papaya. Ano, kainin nila. Separate natin ito isa para hindi mag-away. Ay, bulok mo talaga. Yan. Yan. Kain. Ay, lakas kumain. Eh, masarap pag mayroong mga prutas sa ating paligid. Kasi kinakain nila. Ano, napapansin nyo ay nasa labas na ito ating mga breeder, no? Meron tayong special ano mamaya, no? Edition kung bakit pinalabas natin ito mga breeder. And so mga kasikap ay nakabukas na itong ating ano, ating ranging area dito kasi hindi naman po talaga ito para sa ating mga breeders. So, ang ating ranging area po, po ay para dun sa ating ginogrow po ng mga native chickens, no? Itong mga breeders talaga ay kinulong na natin dito yung iba kasi hindi pa masyadong maganda yung panahon noon kasi namamatay yung mga sisiu. Pero ngayon, sa dalawang na testingan natin ay maganda na, no? Sa ating merong dalawang nakapamisa na ay hindi na po namamatay yung mga sisiu. Kaya ito po ay ating i-full blast na, ipakawalan na natin itong lahat ng breeder natin. Meron tayong 10 dito na native chicken. Meron pa mga siya po. Ay. Oh, maganda ito. Pulang pula. Yeah. And so, hindi na namin naubos yung mga ampalaya, no? Kasi medyo marami din dito sa paligid. Mga ampalaya. Yeah, yung mga natira na nabulok na ay pakain lang sa mga manok. Maganda din ito sa mga nangitlog. Pang dagdag, ano ito? Condition. So mga sikap, ito na yung ating biik na nabili, ano? Napakabilis lumaki. Yan, tapos na nating linisan ang kanyang kulungan. Napakabilis lumaki, oh. Wala nang ano, wala nang mga makikitang naka ano na buto dun sa likod. Yan, kasi napurgan na natin at na bigyan na ng injection isang bisis. And so itirahan pa natin yan ng pangalawa para mas lumaki yan. Yan ay para sa December, sa birthday ni Tupi, yung nagpakain kanina ng chicken natin. Yan. Ang lakas niya kumain, no? Yan po ay mixed native pig po ito. Mix lang po yan kasi medyo may kalakihan din siya. O mga sikap, ito na yung ating sinasabing topic ngayong hapon. Yan. So, nabigyan natin ng pakain itong inahin. Papalabasin muna natin itong ano, mga sisiu kasi nandyan pa sa kanyang silid. Yan. So, yun yung kanilang pagkain mga kasikap po. Nakasiparit dyan. No? Ito ay para ma-motivate lang po ng mga nanginahin sa pagkain itong kanyang mga sisiu. Ito ang ating linalagay dito pero parang busog na po. Kasi nga, nag-unlimited feeding tayo. Lagay natin dito iba. Para matipid tayo. Yan. Dito yung ating mga sisiu sa kabila. Yan o. Yan yung ating mga sisiu. Yan. So,
Bakit nga po ba kailangan nating mag-only feeding? Sasagutin natin yung mga kasikap. Itatakpan ko lang to. And so, bakit nga po ba tayo kailangan mag-only feeding sa ating mga sisyo, mga sikap? Ang una pong dahilan niyan ay ang size po. Kasi meron po akong yung isang inahin po, hindi natin in-only feeding yun. Kasi tinakpan lang natin ng ano yun, bukag o yung alat. O ano bang tawag dyan sa inyo. Yan. So medyo maliit po silang kunti dito sa ating mga in-only feeding natin mga kasikap. O yan po yung unang rason natin. At yung pangalawang rason, napaka-importante po. Kaya tuloy-tuloy lang po sa panonood. So pakita ko muna yung ating sizes po ng ating halos kakaano lang nila, no? Mga isang araw lang siguro ang agwat nila sa kakapisa, pero ang medyo malayo po yung diferensya sa kanilang kalaki po. So kukuha po ako ng sisyo dun sa hindi na only feeding at saka itong isang in-only feeding natin. So mga sikap, ito na po yung ano, ito na po yung laki ng ating sisyo sa ating na-only feeding. Yan, sana po ay ma-distinguish nyo sa hawak ko lang. Dito yung ating sisyo, ayan. At saka ano niya, at saka ang lakas nila. Yan o, laging busog. At saka yung kanilang dito sa may puwita nila ay laging naka ang laki ng kanilang puwitan. So ngayon mga kasikap, kakalipat ko lang dito sa ating mga hindi in-only feeding. Nakita natin yung napakalaking agwat talaga. Kaya nag-only feeding natin tayo dito. Ngayon lang natin nasimula, no? Kukuha tayo ng ito. Yan. Ito yung size ng ating hindi na only feeding. Yan. So yung isa ay parang halos hindi ko na maganon. Itong isa ay ano, ngayon sila kayo lang sila nabubusog masyado. Tsaka oh, hindi masyadong ganun kalaki yung kuwita niya. Yan. So ito ang resulta ng hindi pag-only feeding. 2 times a day lang po ito napapakain mga kasikap. Yan. So ganito kalaki. Yan oh, halos kumpleto na yung kanyang pakpak pero ang liit-liit pa niya. Yan. Susuli natin dyan. So ganun pa rin, para makapag-only feeding tayo, on lang natin yung ating flush. Yan. So para makapag-only feeding tayo, dalawang silid pa rin yung ating ginagamit, no? Ito ay dating kulungan ng ano ito, RTL. Pero ngayon po ay ginagawa po natin ganito. Yung isa, yung isang silid ay dito natin nilalagay ang inahin. Yan. Sa papasok dito yung ano dito. Yan, dito papasok yung mga sisyo. At meron ding isang entrance doon. Yun, yung isang entrance. Kasya lang yung ating sisyo na labas-pasok doon sa kabila. Pero ang inahin ay hindi po makapasok dito sa ating, ayun, yung ating pagkain mga kasika po. Yan. Saka meron din tayong tubig dito. Yan. So, ganyan ginagawa natin. Dinubol, ano natin, no? Dalawang silid. Upang hindi makapaglagay tayo ng hindi maabot. Dito lang natin nilagay yung maabot ng ating inahin. Para goods palagi merong pagkain yung ating mga sisyo. And so, sana ay hahabol pa itong mga sisyo natin ito dito. So yung pinaka-importante po palang rason kung bakit mag-a-only feeding tayo sa ating mga sisyo mga kasikap ay katulad ng kahapon po, no? Naubusan po si Tatay Dax dito ng pagkain sa ating mga sisyo. So hindi niya napakain sa hapon. Tsaka kaninang umaga, natingnan ko mga around 9:30 na ng umaga bago pa natin na laman na wala na palang pagkain, no? So pagtingin ko sa mga sisyo ay nakababa na itong kanilang mga pakpak. Ang nakaganyan na, nakababa na. Tsaka medyo pumipikit-pikit ng kanilang mga mata. Malaman mo na talaga na parang nanghihina sila.
ang nangyayari po ay ating binilhan kaagad ng pakain upang mapakain na naman sila ulit. At binigyan na rin natin ng vitamins upang makarecover po sila. Sa awa ng Diyos naman po ay nakarecover din sila siya ng madalian. Yun. So ganun po kasilan yung ating mga sisyo, mga kasikap, no? Kailangan talaga palagi mayroong pagkain talaga yun sa bawat oras na gusto nilang kumain upang magkaroon po sila ng magandang pangangatawan. So ito, kinuha ko na pala yung ating dalawang ito sa kanan ko, yung ating hindi naka-unleaf feeding. Yung isa yung naka-unleaf feeding natin, no? Tingnan natin ang mga sikap po. Tingnan natin ang diferensya, oh. Yan. So, ito. Yung mga sikap, ito nga pala yung ating closer look, no? Doon sa ating sisyo, oh. Yung nasa kanan natin, yung naka-unleaf feeding. Itong hindi pa, ngayon lang nasimulan itong isa, oh. Itong nasa kanan natin, yung naka-unleaf feeding ito. Yan, so masyadong malayo talaga ang agwat nila, mga kasikap, oh. Yan. So kaya kailangan talaga natin mag-unleaf feeding at saka mas masigla siya, oh. Oh. Yan. So itong isa ay parang kawawa na. Nakapikit-pikit pa yung mata. Yun, so iwas pasma po yung ating unleaf feeding at saka yung size po ng ating chicks. Yan, oh, ang laki ng agwat. Parang 1 week younger nitong isa din. Both po dito ay week old po sila. Eksaktong 7 days po sila ngayon. Mula nung ating kakapisa ng ating mga sisyo na ito. Mga sikap, ito na yung ating mamais, oh. Medyo linakasan lang natin yung ating boses dito kasi mayroong nag kahoy doon, oh. So ito na yung ating mga mais. Yan. So sa edad nilang ganito, mga kasikap, ay hindi pa natin ito na lagyan ng pataba kasi wala po kaming budget ni Papa Dax pang bili ng pataba. Kaya hindi pa rin namin alam kung kailan namin ito malagyan ng pataba. Napakawawa po ng ating mga mais. Yung mga nandun na part, mga kasika po, ay parang payat talaga. Dito ay medyo mataba lang kasi meron itong mga matataba pang lupa dito. Pero yung doon banda, doon malapit sa kalsada, ay hindi na masyadong ganun kataba yung mga mais. Kasi sa kanilang edad na ganito, mga kasikap, ay dapat na natin ito nalagyan ng pataba. Kaso lang, di natin na nabigyan ng pataba dahil wala nga tayong budget. Yan, wala pa po tayong pera. So ayun. Sayang po kung hindi natin ito maagapan kasi medyo pumayat-payat na yung mga doon, eh. So ayun, mga kasikap, sana ay maririnig pa rin niyo ako, no, kasi napakaingay talaga nung ganun ang kahoy doon. So yun ang nangyari sa ating maisan. Wala pa po tayong naging perang nalikom po para sa ating pataba po sa ating mga mais. Kaya yun po yung nangyayari. Siguro sa Sabado ay may tugtog kami. Sana ay maganda ang kitaan dun sa aming tugtugan para tayo ay makabili ng pataba dito, kahit yun lang, mga medyo mura na pataba. Kasi meron pa tayong mga kumuting kahoy dyan, no? Tumutubo lahat kasi ng ulan, no? Palaging nadidiligan ng mga nakaraang araw, parating umuulan. So medyo huli na rin yung ating paglagay ng pataba dito, pero sana ay yung matuloy yung aming tugtugan doon sa Sabado kasi kasal din yun.
Hindi ko pa alam kung may vlog ko ba yun, pero sana ay mabilhan na natin ito kaagad, no? Kasi wala pa po talaga tayong pang ano, pang bili. Yan, so matingnan lang natin yung ating kamuti doon sa kabilang banda. Yan yung ating mga saging, oh, napakaganda, no? Hindi naman kailangan ng pataba yung ating mga saging, yun yung maganda dyan. And so tingnan lang natin yung ating kamuti doon sa kabilang banda kung tumubo na ba din sila. Ayan. If you walk away from me today, mawawalang kibo na lang itong puso ko. So mga kasikap, ay nandito na po tayo sa ating bagong tanim na kamote. Yan, so yun, tumubo na din, kaso lang mayroong mga damo-damo. Madali naman natin yung i-remove. Ayan yung ating mga kamote, oh. Kunting-kunti lang, pero medyo marami na to. Pagka kukunan lang natin ito ng ano, eh, similya mamaya, eh. Yan, so hindi ito masyadong kalakihan, pero ang purpose natin dito ay kukunan lang natin ng similya, no, yung ating cuttings. So ito na, oh, yung ating mga kamote. Yan. So medyo maganda din ang kanilang ano dito, oh, resulta ng pagtatanim ni Papa Dax ng kamote. Yan. Yan. So dito man ang mga kasikap, ay ito yung ating mga kamote dito. Yan. Tsaka itong nasa itaas na part ay inisprihan po ito ni Papa Dax, yung pampatay ng ano, yung damo. Yan, nakikita nyo, parang namamatay na yung mga matataas na damo dyan sa taas. Kasi mamaisin din namin ito. Kaso lang sa panahon ngayon, no, kung palaging ganun yung mangyayari, na hindi nga natin nabigyan yung maliit doon na maisa natin ng pataba diretso, ay nako, magkakaproblema tayo. Yun din yung mga purpose natin dito sa ating pag-YouTube, mga kasikap. Kasi yung sahod natin sa ating trabaho ay parang sapat lang sa mga pangangailangan ng pamilya. Yung ating farm, yung ating mga manukan, yung ating palaisdaan, saka yung may baka pa kami dun, no, hindi natin na masyadong nabigyan ng suporta, no. Kasi yun nga, sa budgeting tayo nagproblema, mga kasikap. Kaya dahan-dahan lang po tayo, no. Meron na tayong happy, ano na ba tayo? 300. Ano na tayo ngayon? 300. Siguro mga 87 subscribers na tayo. So sa mga makapanood dito na silent viewers natin, yung mga channel diyan, eh, sana ay kayo sumali dito sa ating sikapan at mag-subscribe din kayo, upang ano, makikita naman ninyo mamaya, no, kung papasok tayo sa requirement ni YouTube, ay meron talaga napakalaking improvement talaga, kasi ang laki ng area na ating i-develop. Yan. Sana ay mabiyayaan tayo, tibagay sa Panginoon natin yung ating ano natin dito sa YouTube journey. Yan, so medyo hapon na, oh. Wala nang araw, tsaka maambun pa. So dito ko na lang siguro tataposin itong ating vlog sa araw na ito ngayon. Yun ang ating mga kaalaman na ating bibigay dito sa ating YouTube channel na ito. Salamat po sa mga patuloy nyong panonood sa ating mga video, sa inyong pagsusuporta. Marami po talagang salamat. Hanggang dito na lang po. Magandang araw po sa lahat. Patuloy lang po tayo sa ating pagsisikap, mga kasikap. Salamat po. God bless. Bye-bye. Mubango na puyog sa'yo, para mo trabaho, bisagun sa kalayo. Magpakakusgan o barako, kinahanglan man ang kamot. Para sa pamilya, may nalamang makahakot.